nagkaka-copy ka ba? Nagkaka-copy ka ba, Uwe? Ah, katabi mo ba yung copy ko na? Inunahan mo na naman ako sa pwesto ko na. Ito talagang alaga ko. Alam niya na ano na, magkaka-copy na ako. Upo na siya dyan. Dyan na rin siya pupunta. Uy, siya. Mamimiss ko to. Mamimiss ko to. Mamimiss ko yun. Yung cute niya, oh. Tingnan niya. Uwe, say hi. Paano kung nag-hi kaya siya nung? Uy! Say hi. Ang sungit na naman ng mata mo. Sungit na naman ng mata mo. Kakagigil ka talaga eh. Kakagigil. Jesus. Paano na ako upo niyan? Nandiyan ka, may ipit ka. Oh, coffee time, tell them. Coffee time po. Minsan inaamoy-amoy niya yung kape ko. Gusto niya rin yata magkape. Oh. Ang cute talaga niya, oh. Which is, alam niya na binibidyo mo siya. Good morning, mga kalalabs. Tingnan niyo tong gamit ko, oh. Pin-repair ko na siya kasi nag-impakay na ako ng damit ko kagabi. So, hindi ako nag-vlog kahapon. So, ayan. Today, mag-vlog tayo. Yung mga gagamitin ko is, hindi ko nga alam, magdadala pa ako ng mga makeup, no? Pero, try natin. Diba? So, baka meron kaming mga date na pupuntahan ni Papa Dibs na makapag-makeup tayo ng slight. So, ayan. Meron akong mga ano dito. Primer na Makeup Forever. So, ito maganda to. Hindi talaga ako gumagamit ng mga ganito. Pero, diba, pag nagme-makeup ka, nagkakaroon siya ng shine sa face. So, shine control. So, oily combination kasi yung skin type ko. Kaya, okay to. And, of course, mascara. Hindi naman ako madalas gumamit. Pero, sige, gamitin natin yan. Magpapa-eyelash extension sana ako. Kaso, alam, pag nag-eyelash extension ako, medyo naiirita ako. Pinapatanggal ko din agad ko. Kaya, sayang din, diba? So, yun na lang. Ang tawag nyo dito? Eyelash curler. And then, ito na lang gagamitin natin. Mascara. And, meron tayong pa-contour dito na hindi ko alam kung magagamit ko. But anyway, that's okay. And, yung ating mga brushes. Eyebrow, hindi yan mawawala. Eyebrow brushes. Wala na akong eyebrow powder na sira. So, bibili ako mamaya sa Sephora. Yung ano, Anastasia. Yun lang kasi yung gustong-gusto ko. So, ito yung mga gamit natin. Of course, passport. Ayan. So, mamaya ko na ito gagamitin. Of course, gamot. Meron tayong gravel and then Advil. Lagi ako may dala. Ito sa biyahe, sa mahabang biyahe. Kasi minsan nahihilo ako sa bus. So, ayan yung mga ano natin. And then, hand lotion. Lip balm. And then, yung ating sunglasses. Ayan, and of course, yung ating earphone. I-charge ko lang tumaya-maya para magamit natin tomorrow sa ating biyahe. So, ayan. It's a beautiful day. Good morning. Tingnan nyo itong money tree ko. O, diba? Tingnan nyo. Nag-ano siya? Nag-extend. Ang mga halaman. Tahimik na umaga today. Hindi mo alam kung gloomy ba or sunny maya-maya. Sana sunny para ma-enjoy pa natin yung sun mamaya. So, ayun. Nude lang ako saglit. And, maya-maya mag... Ano? Saan ako upo ngayon? Ha? Saan tayo upo ngayon? Coffee time, mga kalalabs. Sarap talaga ng kape. Umalis na si Ube. Punta na siya doon sa kanyang torno. Sa ano, upuan ng dining table. Anyway, magiging busy si Mami Faye. A little bit lang naman. Kasi kahapon, tinapos ko na yung dapat kong tapusin habang nag-iimpake. So, today naman is konting vacuum. And then, lalaban ko yung ano, maruming damit namin ni Papa Dave. So, nalabhan ko na rin yung ano namin, yung cover ng pillows, blanket, tsaka kumot para pagbalik ko dito is pagbalik namin dito is malinis yung higaan natin, diba? So, ayun. And kahapon pala, andito si Krishna. Pero babalik siya today. So, nilutuan ko siya ng adobo yesterday. Alam nyo, ang sarap niyang panuoring kumain. Alam mo yun, yung parang talagang sarap na sarap siya dun sa niluto kong adobo. Sabi niya sa akin, how did you do this? Like, you know, it's really good, sabi niya. So, nung last time na pumunta siya dito, nagluto ako ng kare-kare.
So talagang first time niyang kumain ng kare-kare and then nagustuhan niya. So habang kumakain siya ng adobo kahapon, sabi niya, tomorrow I will come again. Sabi niya, kasi ibibigay ko sa kanya yung susi ng bahay para, alam niyo yun, kasi siya yung mag-aalaga kay Nicola at kay Ube. Sabi niya, can you make kare-kare tomorrow? Oh my God, nag-request na naman siya. Sabi ko, okay, I will make you kare-kare tomorrow. Siyempre, gagawin ko yun kasi madalang yun pumunta dito. And then, lagi ko siyang naaasahan sa mga ganito. Yung pag-aalis kami, sino mag-aalaga kay Ube. Siya yung tumatao dito sa bahay. Tapos ngayon na aalis kami ni Papa Dib ng medyo matagal ng konti, aalagaan niya si Nicole at si Ube. So, we are grateful. Kasi meron akong kaibigan na ganyan. Kasi alam mo yun, siya lang talaga yung nag-iisa kong kaibigan na lagi ko nakikita. Yung iba naman kasi medyo busy sila, may trabaho, nag-aaral. So, siya lang talaga yung available all the time. Every time na need ko siya, every time na may problema ako, sinasabi ko sa kanya. So, maasahan talaga si Krishna Bells. So, ayun, itry kong i-vlog mamaya si Krishna, no, kung gusto niya. Kasi ayoko naman siyang i-vlog kasi hindi naman sila mga camera or vlogger, di ba? Ako lang naman. So, ayun. I am super grateful sa kanya talaga. Anyway, magkape lang ako. And then, mamaya, pagising nitong dalawang to, maglalaba ako kaagad. And then, magbabacuum para malinis yung bahay. And ano pa ba yung gagawin ko? I-finalize ko yung mga needs ko. And alam nyo ba? Oh, di ba? Kwento na naman, Mami Faye. Chika-chika, the minute. Alam nyo ba kahapon, nagpalinis ako ng, kuko ko sa paa. Iba talaga yung ways nila ng paglilinis ng kuko dito. Sa Pinas kasi ang sarap magpalinis dyan. Pag umuwi ako talaga yung paa ko talaga, pinapalinis ko talaga yan. Like as in, like tanggal yung dry skin or dead skin na tawag. Tapos tatanggalin talaga nila yung mga dumi-dumi sa paligid ng mga kuko mo na ilang taon na hindi nalinis. Charis. Diba? Kasi ganun ako, nagpapalinis ako ng kuko sa Pinas pag umuwi talaga ako kasi best friend, ang sarap magpalinis ng kuko dyan. Dito, iba naman. May dumi pa yung kuko ko, pinipinturahan na po yung kuko ko. I mean, nail polish. Sabi ko, ay, ate, sabi ko, pakitanggal. Siyempre, English yun. Can you please remove the dirt inside my nails? Kasi meron talaga siyang dumi. Kaya nga ako nagpalinis ng kuko kasi gusto ko malinis yung kuko. Alam mo yun? Kasi sobrang ano na talaga niya. Dumi. So, sabi ko, palinis ko nga for the first time. And never again. Ako na lang maglilinis next time. Kasi iba talaga sila maglinis dito. Buti na lang, lagi kami umuwi sa Pinas. Nalilinis yung kuko ko. And then, dyan din ako nagpapa-facial sa Pinas. Kasi talagang iba yung facial dyan. Mas affordable. And then, mas malinis talaga yung trabaho kaysa dito. Kasi, papalinis ka ng face mo dito or facial, is meron kang makakapa pa rin ng mga bumps sa face mo. So, sa Pinas, pag after nilang nilinis yun, talagang, fresh na fresh. So, ayun. Wala lang, na-share ko lang sa inyo, no? Diba, chika minute talaga si Mami Faye. And ano pa ba yung chika ko? Wala pala akong short. Di bali kasi di ko alam kung titingin ako ng short kasi hindi talaga ako nagwi-wear ng short . So, yung pupuntahan natin medyo mainit-init na lugar. So, kailangan ng dress short mga ganun. Pero anyway, sanay ako mag-jeans kahit na mainit. Magsi-shopping din ako doon sa pupuntahan natin kaya excited ako diyan. Doon na lang ako mag-shopping kasi affordable kaysa dito. Medyo mahalo dito . So, yeah, yun lang. So, samahan niyo ako sa araw ko today. Luto tayo ng kare-kare mamaya. And then, linis, impake. Siyempre, yung paglilinis ko at saka yung paglalaba ko, hindi ko na ibablog yun. Kasi alam niyo naman na yun. Diba? So, yeah, see you later, mga kalalabs. Time check, mga kalalabs. Mag-aalas dos na po. Maya-maya, dito na si Krishna. So, ang dami kong natapos. Hindi ko na lang siya binlog, no, mga kalalabs. Kasi yung ginawa ko lang naman is linis. Tapos, lumabas lang ako saglit. Bumili ako ng ingredients para sa kare-kare. Bumili ako ng talong at saka bok choy. So, yun lang yung ginawa ko. Eh, dumaan din pala ako sa simbahan. Kasi tomorrow, hindi ako makapagsimba dahil nga, yun na yung biyahe namin ni Papa Dave.
Sino yung ating travel day tomorrow? Prito lang ako ng ano, talong. And then maya-maya is ilalaga ko yung bok choy. And yung beef ko is ready na. Nilaga ko din yung beef. Para tender siya. Madali lang itong aking kare-kare. Hindi siya masyadong maarte. Ano lang. Simple. Talong lang at saka bok choy. Kasi wala akong nakitang sitaw. Lalagyan ko sana ng green beans. Pero wag na lang. Kulang-kulang na ingredients. And alam nyo ba, kahapon, bumili din ako ng ground pork ko. So, I was planning na magluto ng caramelized ground pork yesterday. Pero ang naluto ko is adobo. Kasi nga, si Krishna. So, mahilig siya sa chicken. Hindi siya mahilig sa pork. So, ang ginawa ko din sa ground pork is ginawa ko siyang embutido. So, nag-steam ako ng 4 piraso. And nilagay ko sa freezer yung 5. So, nakagawa ako ng 9 pieces. So, mas okay na meron ako mga stock na pagkain dito para kay Nicole at Krishna. So, as what I said, sa vlog natin, gumawa ako ng lasagna shepherd's pie. Ready na yon. It's nilagay ko lang siya sa freezer. Lalagay na lang nila sa oven. So, mas okay din yung ano kasi, homemade lahat. Hindi yung puro frozen food na nabili mo lang sa grocery. So, at least ako, homemade pa rin siya. Nilagay ko lang siya sa freezer. Ano daw? Ang pinagsasabi ko. Basta, anyway, yun yung ano, ways para makakain si Nicole ng homemade pa rin. Diba? Hindi yung puro steak out. Kasi si Crush na talaga, hindi siya nagluluto. So, mas okay yung na-prepare ko lahat para sa kanila. And, ayun. Bibili sana ako ng ano, yung eyebrow powder ko. Pero yung, meron pa kasi akong konti dun sa Anastasia. So, sabi ko, ay, ano na lang, ubusin ko na lang siya. Kung nasira man siya, din bibili na lang ako ng bago sa kung saan kami pupunta. Alam niyo ba kung saan kami pupunta? Nakalimutan kong sabihin sa inyo. Pupunta kami ng Hong Kong and then Thailand and then Philippines. Uwi ako ng Pilipinas, siguro mga ano lang ako dyan, 5 days or 6 days lang. So, ayun lang, hinahahatiin kasi namin siya. So, kailangan ko umuwi kasi meron akong aayusin sa Pinas. So, supposed to be, parang iniisip ko, dadaan pa ba ako ng Pinas o hindi na. Pero this time kasi, meron akong project na gagawin. So, kailangan kong umuwi ng Pinas. So, tignan natin kung matutupad yung project natin this time. Alam na, Diaz. So, alam ko sabihin nyo, ano ba yan? Uwi ka sa Pinas 6 days lang or 5 days lang. So, biglaan lang din naman kasi siya. So, supposed to be Hong Kong, tapos Thailand lang. Pero, dahil nga ano, kailangan kong pumunta ng Pinas. So, excited ako. Bibili ako ng mga ano dyan. Dadalhin ko dito sa Canada. So, meron akong luggage na iwan sa Pinas. So, plano kong bumili ng mga ano, gourmet na, try ko magdala. Magdadala din ako ng mangga dito. Kasi sabi ni Krishna, pwede daw. So, never ako nagdala ng mga ganun. So, sabi niya, please bring some pag ano. So, try natin magdala. Hindi ko kasi alam, takot ako magdala ng mga ano. Mga mangga, frutas, mga ganun. Kasi diba sa ibang bansa, bawal-bawal siya. Ay, by the way, hindi ko alam kung okay siya. Kasi, magle-layover ako ng Hong Kong. So, I think pwede siya, no? Kasi ano naman yun, connecting, like, parang Cathay Pacific naman siya. So, I think it will be okay. Check ko nga yung ano, nakalimutan ko kasi may AirAsia kasi ako. Kaya hindi ako masyadong ano, AirAsia and then Cathay Pacific yung sasakyan natin. Sasakyan natin, kasama kayo, no? Finalize ko na lang yung aking ano maya-maya. Skincare lang naman yung ano, need ko sa aking packing. So, yes. Ay, may nabasa pala akong comment, mga kalalags, kanina. Nagbabasa po ako ng comment, ha? So, may nabasa akong comment. Nagtatanong siya kasi nga 'di ba si ano si Simply Race buntis na naman siya. So I am super happy kasi alam mo 'yun, 'di ba? Una nagtry sila nung hindi normal. Tapos yung dalawang anak niya normal. Sobrang blessed talaga ni Simply Race, no. So may nabasa akong comment na sabi niya, buntis na naman si Simply Race, ikaw kaya hindi mo ba ano, hindi niyo ba naisip na magtry mag IVF, mga ganun. So, alam niyo mga kalalabs, kung nakakabasa ako ng mga comment na ganyan, yung parang,
hindi naman siguro niya ano sinasadya na sabihin na ganun, yung parang comparing or something like that. Na ano din ako, nasasaktan din ako kasi alam niyo, it's like, you know, matagal na kami ni Papa dito, tapos matagal na rin namin tina-try pero wala pa rin. So hindi ko po alam, yung tanong niya kung magta-try ba daw kami ng ano, hindi ba daw namin gusto mag-try ng IVF ganun. So hindi pa pumasok sa isip namin. So we are just grateful and happy now. Yun yung importante. Kami yung tipong ano, hindi kami naghahanap ng wala. So kung meron din yun, meron. Kung meron at merong blessing na darating, di ba? So ayun, basta pag ano, nasasad ako pag nakakabasa ako ng ganung comment, yung tinatanong kung kailan ka rin magkakaroon, di ba? So meron tayong struggle na pinagdadaanan. Meron tayong mga ano din, chine-check, pero ayun, tinatry, pero hindi siya nag-work. So ayun, sa ano na lang, God's timing, di ba? Mga kalayas. Kung ano yung ibibigay niya sa'yo, yun yung tanggapin mo, di ba? Matuto tayong mag-focus kung ano yung meron tayo ngayon. And try lang ng try. May one day ibibigay din sa'yo, di ba, mga kalayas? So ayun, right now hindi pa namin naisip na mag-try ng IVF. Takot din kasi ako sa injection. Takot ako mag-try nun eh. Parang, I think one day, may ibibigay ng normal. Diba? I am 37 now. So, I don't really know. Wala, hindi ko alam. Basta ako happy kami ni Papa Dave. Hindi sayang yung lahi namin, no? Parang iniisip ng iba, sayang yung lahi. Kasi ganito, ganyan, diba? Meron tayong mga, ano, ibang kababayan na pag nag-asawa ng foreigner, kailangan mabuntis para may lahi, di ba? Meron yung iba nag-asawa ng foreigner kasi gusto nila may lahi talaga yung anak nila. But anyway, basta, we're happy, yun yung mahalaga, di ba? Yun yung importante. Mahalaga na nga, importante pa, di ba? So, focus sa kung anong meron. And focus sa aking niluluto kasi baka masunog. Di ba, mga kalalabs? Ayan, ready na yung aking talong. Masarap ang talong sa kare-kare. Hindi pa nagtitext si Krishna eh, kung anong oras siya darating. Ito pala yung gagamitin kong peanut butter. May nag-comment noon sa akin, sabi niya, Mami Faye, try mong gumamit nung mix na ng ano, mamasita. Mas prefer ko yung mga ano, yung mix mo talaga, yung ginagawa mo talaga kasi alam mo kung ano yung nilalagay mo sa pagkain mo. So nothing wrong using the ready na mix na sa pagluluto, pero ako talaga mas prefer ko yung natural way, yung ikaw magtitimpla, lagyan mo ng onion, garlic, peanut butter, di ba? So mas prefer ko talaga yung sarili kong ano, timpla. So yes, okay. Tumunog yung aking dishwasher. Ito na yung ating talong. O, diba? Looking good. Eh, ito yung embutido ko. Maya-maya tapos na rin yan. Eh, yung nilaga kong beef. Okay, luto na tayo ng ating sauce para sa ating kare-kare. Taran! Ito na yung ating kare-kare. Luto na siya. Ito yung takip ko kasi yung takip nito nabasag. So, bibili na lang ako ng bago kong ano, lutuan ulit kasi nasisira naman na siya. Oh. Tinan nyo, oh. Wiggle, wiggle, wiggle. Kaloka. Pinaglaruan. Wiggle, wiggle, wiggle. Sumasayaw na siya, be. Ups and down. Cha-cha. Cha-cha yung sayaw nito. Itong lutuan ko. Ayan, oh. O, diba? Kailangan ng palitan. So, pagbalik ko na lang, bibili ako ng bago. Tapos, ito yung ating embutido. Hindi ko siya nilagyan ng tomato sauce or ketchup, something like that, or ano nilalagay, tomato paste, para magkaroon ng kulay. So, ipiprito ko na lang siya. Wala ako nun eh. Kaya, ano siya, anemic yung ating ano, embutido. So, prito ko lang to saglit para ma-ready na rin siya. And, makakain. Ang dami naming ulam. Pero yung ano dito, yung iba dito is, tira yan para kila Krishna at kay Nicole tomorrow. Kasi nga, di ba? Para hindi na sila mag-isip kung ano yung kakainin nila. Yan na lang. Okay, prito ko lang to. And maya-maya kain na tayo. Nakaalis na si Krishna, mga kalalabs. Hindi ko na siya na-vlog kasi tinanong ko siya kanina kung pwede siyang i-vlog. Why? Sabi niya. So, hindi ko na lang bin-vlog.
So, ayun, binigay ko na sa kanya yung susi niya, tapos iniwan niya yung bag niya dito. Tala, makita ko sa inyo yung mga gamit niya dito siya. Oh. So, meron siyang backpack dyan. Hindi ko alam kung bakit niya dyan nilagay. Sa pwede lagay niya dito sa taas. And then, ito yung mga damit niya. So, bukas, nandito na siya. Dito siya matutulog. So, hindi namin siya makikita tomorrow kasi yung flight namin is around 2 PM. So, we are leaving our place around, 10:30 or 11 or something like that. So, ayun. And pakita ko lang din sa inyo yung Anastasia na butas na siya. So, kanina pa ako nag-iisip kung bibili ba ako ng bago or hindi. Pero, anyway, nag-decide ako na wag na. So, ayan siya. Okay pa naman siya eh. Sira. Sana hindi ko siya malaglag. Kasi pag nalaglag to ng one time, it will be big time. Sira na talaga siya. Ubus na ubus. Maganda kasi siya eh. Yan yung ginagamit ko. Natural na natural lang siya. Hindi siya yung parang ang bigat sa paningin. Yung parang dark na dark. So, ito yung lagayan ko ng aking mga gamit, makeup, skincare, mga ganyan. Meron din akong gamot dyan. And yung supply ko is ito. Hindi ko alam kung saan ko ito nakuha. Pero I think sa ano yata. Hindi ko maalala kung saan. Sa hotel siguro. Itong supply na to. Pasensya na ganyan yung supply ko, no? Hindi ako ma-arty sa supply. Basta may supply ako, okay lang. So, ayan yung mga skincare natin na dala-dala. And I am good. Everything is set. So, bukas, we are good. And then, of course, yung ating sunglasses. Magdadala din pala ako ng aking, pangalan nito, sombrero. Kasi mainit, diba? So, pag hindi ko feel na mag, yung parang, kailangan may takip yung mata. Or may protection yung mukha, magsusombrero ako. Tapos, yung backpack na gagamitin ko is this one. So, bag ni Nicole to. Ginagamit niya yung aking shoulder bag na Longchamp, yung black. So, gusto niya. So, nag-iiba na yung gusto niya ngayon. Dati, backpack siya. Ngayon, shoulder bag na. So, ayan. Ito yung gagamitin natin kasi may lagayan siya ng laptop dito. And, malaki yung kanyang space. So, maganda to sa akin. And, yung ating luggage is dito na rin. Yan siya. Handa na rin to. Ready na to. Okay na yan. O, diba? Tinatakpan ko yung ko kasi tinanggal ko yung aking protection sa ating dibdib. Kasi pag nasa bahay, hindi talaga ako nag-ano. Hindi naman halata, diba? Ano ba to? So, pinakamagaan na luggage na to. Hindi siya mabigat. Ayan. Kids, ready to go. Let's go. So, meron akong pang slipper or sandal, tapos meron kong high heels kasi hindi mo alam kung date night will be high heels, di ba? And the cubes, mga dala ko dito is most of it is t-shirt or top. And then may dala akong isang dress lang. And ayan, jeans, di ba? Sa cube, pag may cube bag kayo, napaka ganda kasi siya tawag dito yung Organize yung gamit. Diba? Nadali mo lang siyang So, we are ready. Hindi nyo nakita si Papa, diba? At si Nicole today, diba? Si Papa, diba, ay busy. Tapos, inaantok-antok for today's video. Kasi, nag-party siya kagabi. Lumabas siya. Nakipag-meet siya sa pinsan niya. So, hinayaan ko kasi matagal niyang hindi nakita yung pinsan niya. Yun yung kasama niya ng kasal ni Edenil. So, rapper kasi yun. Nagra-rap siya. Nag-perform siya. So, nanood si Papa. Hiningal ako, no? Nanood siya. So, ayan. Ready na me. Hindi ko na iba-vlog si Papa. Dib, no, bukas na lang. Tapos si Nicole, bukas na rin. Kasi si Nicole ayaw din naman magpa-vlog yan. So, maraming salamat po ulit sa panonood ng ating vlog. Thank you ulit sa panonood ng vlog natin nung nakaraan. So, again, I'll try my best sa mag-upload ng video. So, maraming salamat po. So, ayun. End ko na yung vlog. See you tomorrow for our first day traveling to
Hong Kong. It's my first time, so I am super excited. So, thank you all for watching. Please don't forget to like, subscribe. If you haven't yet, i-ring nyo po yung bell icon para ma-notify po kayo sa mag-upload ako ng panibagong video. See you on our next vlog, mga kalalas. God bless us all. Stay safe and always be kind. Bye-bye.